Ayun, si Bird. Nag-ano na siya. Nagre-relax. Naghanap siguro yan kung saan makagawa ng pugad, no? Ng nest. Marami silang mga nest sa mga moringa trees ko. Ayun. Kung hindi lang sana palamig, no? So, maganda lang sana hindi i-cut yung mga branches na yun. But I need to kasi nasasayang lang. Hindi siya nabuo into bunga or pads which is still edible. So I need to harvest the leaves and flowers to dehydrate them. And para for long storing. Yeah, it can be added to soup. Pwede din sa tea. Yan. It's a really versatile ingredients. So, it's totally whole food. After dehydrating it, you can just add it right into your soup because it's already, it can be eaten actually right away. But, you know, as a Filipino, nasanay tayong mag-add ng dahon. Huwag lang i-add yung ibon. Ay, ibon. Tahimik na tahimik ko. Relax na relax. Ayun, yung mga flower na yun, i-harvest ko pa. Dami ko pang harvest. Ayun, oh. Gusto ko lang silang tingnan-tingnan sana ganyan. Nakaka-relax. Pero I need to really cut them off. Yan. Para pagdating ng lamig talaga. Kasi at this time sa mga high mountain, nag-snow na sila. Ayan. Snowing already in the high mountain. And I need to double my time here in harvesting all my goodies. Ayan. More on flowers. Ayan, oh, yung bee. Ayan. Bumblebee yan. Ayan. They are really working very hard to pollinate the flowers, no? Para makabuo ng bunga. Pero nasasayang eh, hindi nabuo dahil sa lamig. Maglalamig na talaga, maglalamig. Ayan. Wala. Wala, hindi takot si Bird. Hi, Bird! Hi, birdie, birdie! Gusto mo dyan, Bird, looking at the sun? 9 a.m. dito, guys. Ayan. Ganda yung kanyang location. Kanyang view siguro. Ayan. So yung puno na yun, from cuttings lang yun. Yun yung side na puro cuttings yung itinanim ko. Ayan. Oh, daming bumblebees dito. Wow. Busy-busy sila. Oh my God. Kaya hindi ko pwedeng i-cut din lahat ng mga nag-bloom. Kasi nga yun eh. May mga bees, no? Ayun pa, si hummingbird. Ayan, yan sila. Yan si hummingbird. O, nagpapahinga. Ang lalaki na bird, na hummingbird, is very colorful. So, pag nag-ano yan, nagsusuyo yan sa mga girls. Nag-show off yan ang kanyang breast. Nagko-color-color yung kanyang breast, parang rainbow. Ang ganda. Kaya pag malalaman mo yan pag male si hummingbird kasi very colorful yung kanyang color. Yung kanyang color sa neckline pababa dyan sa, from the beak to the bottom sa breast niya, yung parang tummy niya da pababa. Maganda yung kanyang color ng kanyang feathers. I don't know kung anong tawag niyan pero napakaganda talaga, guys. Sana makuhaan ko siya ng front view talaga. Pero mailag eh. This is really very zoom na talaga. Nine times na itong zoom ko na ito. Yan. Super layo yan pag nasa yan. Yan. Happy sila sa garden ko. So I'm happy too kasi it's not just for my own
ano, benefits, no? Marami ding naka-benefit sa garden ko. At of course, yung mga suki ko na gustong-gusto nilang makahigop ng sabaw ng na may malunggay, I really work hard. Nag-effort talaga ako, guys, para ma-ano ko itong, ma-store ko itong mga dahon at saka ano, no? Nagpa-powder ako. I need tons of leaves para makagawa ng powder, and a pound and a half pound, it's a lot of, siguro yung puno na yan, yung dahon na yan, nako, wala, hindi aabot yan ng 1 pound ang puno na yan. So if you are my customer and alam yun yung pricing ko, it's so very ano talaga, no, affordable. So compared, kung ewan ko kung saan kayo bibili, kasi itong sa akin, hindi ito pack for commercial, no? For personal consumption talaga ito. So, minabuti ko talaga, if possible, na mayroon akong high quality. Yan. Kasi that's what I want. If I want to buy a product, gusto ko yung high quality na, you know, it's worth your money. And it's really, it takes a lot of effort to harvest that, to clean, to himay, and dehydrate, and then to pack, ship, and all of that. So the effort itself, kung i-add ko siguro ang labor into the, you know, wala na, maging super mahal na siya. So I really make sure na yung pricing ko dito is really for affordable for everyone, no? So mag-ano ko tayo, guys, mag-invest tayo sa health natin, and you know the benefits of malunggay, and it's really good source of vitamins and minerals. As a Filipino, I grew up with this, with my lolo, no? So ito lang pinapakain sa akin ng lolo ko, kasi super hirap kami noon. Ako, kumain ako nito kahit walang kanin, no? Basta may laman lang ang tiyan. And palaging ano ng lolo ko sa akin, anong gusto mo, or sa hospital pag nagkasakit ka, or kakain ka nito. Diba, parang ganun yung style nila, eh. Pero wala, I have no choice. Wala kang mapagpipilian din. There's another vegetables, like, you know, yung mga talbos ng kamote, may mga root crops, but the malunggay is really versatile. Ito yung una-unang maisip ng tao kung walang maulam. Wala, si malunggay na ang last chance, at saka lagyan lang ng ano, ng asin, at saka itong lemongrass, okay na ang sabaw, okay na. And parang ito talaga yung makapagbigay talaga ng ano, na for ano, pang ano na ito, eh, pang last na ito, eh. Kung wala na talaga nakikitang pwedeng kainin, ito na yung pang last chance. Pero sa akin dito, nagtanim talaga ako dahil ito din ang pinakauna kong namimiss na gulay. When I'm in America. So ibang-iba ang lasa ng malunggay. And then, yan, mayroon pang isang ano, bird. Hindi yan hummingbird, but bird. Yan, sila, marami yan sila, kasi if possible, kung may mga ano dyan, may mga insects, kakainin din nila. So they are really a very good ano, part of the system, ecosystem, no? Yung lahat na naman na nandito, meron yan silang mga purpose. Kaya hayaan ko yan sila mag-enjoy. Marami pa naman akong mga puno, no, na namumulaklak. So kahit i-harvest ko pa yung iba na mga ano, mga puno, yan, tulad nito, iniiwan ko lang muna yan na mag-flower to the max, and including this tree. So marami pa silang mapagpupunan talaga. Ayun. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye.